Isabel's POV. Nagising ako sa pagtunog ng alarm clock ni Devin. Pinilit kong idilat ang mata ko dahil antok na antok pa talaga ako. Madaling araw na kami nakauwi galing sa pictorial niya. Halos 3 weeks din kasing hindi siya umalis ng bahay. Dahil talagang inasikaso niya ako hanggang umalis ako. Kaya nung puli makarecover ako ay naghabol siya dahil malapit nang ilaunch yung magazine. Ramdam ko yung bigat ng braso niyang nakabalot sa akin. Ang aga-aga pa pero kinikilig na agad ako. Ganito yan pag umaga. Pinipilit ko talagang magising ng umaga just to feel this moment. Dahil kapag nagising siya, idedenay niya lang na nakatulog talaga siyang nakayakap sa akin. Pumikit ako nang maramdaman ko ang paggalaw niya. Ayoko kasi yung mapapahiya siya at baka sumama na naman ang ugali. Hindi naman siya ganun ka-sweet, pero hindi na siya ganun ka-harsh magsalita. Nakaramdam ako ng mahinang yugyog. Mabel, gising. He called me. Kaya nagkunwa ko niya rian akong kagigising ko lang. I even faked my yawn. Ha? Ano yun? Tanong ko. May magazine launch kami ngayon. Kailangan na natin mag-ayos. He said and then he got out of the bed. Okay. Sabi ko. Nakarinig ako ng sunod-sunod na doorbell. Kaya kahit inaantok pa ako, napabangon ako. Halos magkasunod lang kaming lumabas ni Devin. Pero nagdiretso siya sa kusina. Magkakape na siguro. Shucks, kailangan ko nang makapagluto ng almusal. Munti ko nang makalimutan na may nagdo-doorbell. Ngunit hindi pa yung tumunog ulit. I almost ran to reach the front door at nagmamadaling bumukas yon. Mabel, napakatagal mo naman magbukas. Huwag mong sabihing natutulog ka pa din. Mataray na bungad sa akin ni Manager Grace. Hindi ko ba alam pero napakasungit talaga nito sa akin. At mas lumala pa siya. Nilagpasan niya pa ako at binangga. Napatingin naman ako sa babaeng naka-cross arm sa harapan ko at nakataas ang kilay sa akin. Gusto ko din sana siyang taasan ng kilay, pero pinigilan ko ang sarili ko. Yes, Andrea. Good morning. Bati ko na lang dito. Alam mo, naiinis talaga ako sa pagmumukha mo. Hindi ko din magets bakit dito ka pinapatuloy ni Devin. Baka nagsisinungaling ka lang na wala kang matirahan. Pagmamalditan nito sa akin. Ano ka ba, Andrea? You sound like na girlfriend ka niya. Sabi ko na lang dito. Soon. Sigaw nito sa akin at binangga ako. Muntik na akong bumagsak kaso nahawakan ako ni Judith, makeup artist ni Devin. Bakla ka, ang aga-aga pinagmamalditahan ka ni Andrea. May attitude talaga yun eh. Sabi nito sa akin. Hayaan mo na, tara na, magluluto ako ng breakfast dito na kayo mag-agahan. Sabi ko, naging close kami ni Judith dahil halos araw-araw kami magkasama nito. Dahil nga sunod-sunod ang mga lakad ni Devin. Kalug siya at mabait. Madalas siya lang talagang nakakabara kay Andrea. Pumasok kami sa kusina at nakita kong nandoon sila manager, Devin at Andrea. Devin is drinking his coffee while nagche-check ng phone niya. Hoy Mabel, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Gutom na kami at kailangan nating maagang makaalis. Pagpukaw ni manager sa atensyon ko. Ay, oo, sige po. Sabi ko at nagmamadaling binuksan ng ref. Manager, I already told you to stop doing that to her. Devin said kaya hindi ko napigilang mapangiti. Hindi, okay lang Devin. Hindi ka pa din naman nag-aalmusal. Pasensya na late ang gising ko. Sabi ko, nilapag ko na sa kitchen counter yung ulam. Bacon, hotdog at itlog. Wow, ang sweet mo naman Devin. You know what? I will cook your breakfast, okay? Sabi ni Andrea at ipinulupot pa yung kamay sa braso ni Devin at ngumiti ng napakatamis-tamis at hiniling ko na madaming dumating na langgam at pagkakagatin siya hanggang sa singit. Napakalanti niya. Yeah, sure. Pinigilan ko ang pagtaas ng kilay ko nung sumagot si Devin. Hindi ba obvious na bet siya nitong outfit stylist niya? Dahan-dahan kong binaba ang kutsilyo na ginagamit ko sa paghihiwa ng hotdog. Nalulutuin ko sana, pero bago pa ako makapatay ng haliparot ay bibitawan ko na to. I looked at them at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Wow, thank you sa pagbo-volunteer, Andrea. Pwede mo nang ipagpatuloy to. Aakit na ako sa itaas at ihahanda ang gagamitin ni Sir Devin. Naamo ko. Just continue being sweet. Cooking. Sarapan mo para mabusog sila manager at Judith ah. Sabi ko at mabilis na tumalikod. Papasok pa lang ako ng kwarto namin nang biglang may humablot sa akin ng marahas. Aray! Sabi ko. Nagulat ako nang itulak ako ni Manager Grace at buti na lang hindi ako natumba. Bakit po nananakit kayo? Ang kapal na mukha mo. Ano yung arte na yun? Seselos ka kay Andy and Devin? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Pinakasalan niya ako dahil mahal niya po ako.
I said that while looking her straight to the eyes. And you believe that? Mapanguyam na tanong sa akin ni Manager Grace. Pasalamat ako na nasa taas kami dahil kung hindi nagsilapitan na sila. I chose to believe that, I firmly said to her. She looked shocked dahil hindi ako mahilig sumagot. I chose to still love him and stay beside him despite of what happened in the past. Despite how we hurt each other. Despite on what you or will people say. Hindi ko po kayo gustong bastusin, pero asawa pa rin po ako ni Devin. How dare you? Hindi porket pinakasalan ka ng alaga ko, mahal ka pa din niya. Madami ka pang hindi alam, Mabel. Kaya ganun ka close si Andrea at Devin, it's because magkasama na sila since mag-aral si Devin sa US. Now it was my time to look shocked. So kaya pala kahit anong arte ni Andrea, hindi naaalibadba rin sa kanya si Devin. I don't care, nauutal kong sabi. Kung may babaeng mas deserving sa inyo ni Andy, siya yon. Because she was always there for Devin. Nag-cross arm siya sa harapan ko. Kaya hindi na nga ako magtataka kung may lihim silang relasyon. Tama na. I almost shouted that, pero pinigil kong sarili ko. May aayusin pa po ako. And this conversation never happened. Maayos na kami ni Devin. At wala akong planong masira yun ng dahil lang sa mga sinasabi nyo. Pagkasabi ko na itinalikuran ko na siya at pumasok na sa loob ng kwarto, parang ang bigat ng loob ko. Para akong maiiyak na ewan. If only I can tell right away kay Andrea na asawa ko ni Devin, ginawa ko na. Manager Grace warned me na hindi dapat malaman ng stops ni Devin ang relasyon namin. Lalo na si Andrea. She could tell that to the press. At wala akong balak sirain ang career ng asawa ko nang dahil sa selos. Mabel, ang tahimik mo naman. Puna sa akin ni Judith. Ano pa ba? Eh di nag-iinerte na naman. Andrea said at nag-roll ng eyes. Dukutin ko yung mata niya dyan. Kulang lang ako sa tulog. Sagot ko na lang. Narinig kong nagbip ang cellphone ko kaya kinuha ko yon. At binasa ang text message. It's from Ate Rayla. Mabel, my loves. Punta ka sa address na isasend ko sa'yo. Sama mo si Devin, ha? Na-text ko na din siya. Birthday ko today. My party. I've been calling you guys pero mukhang busy kayo. So pumunta kayo mamaya. Napangiti ako sa message ni Ate Rayla. Mas sweet pang tawag sa akin ng ate niya. I just replied na itatry ko kung maaga matatapos sa mga gawain namin today. Laking pasasalamat ko nang sa wakas ay mag-alas 7 na ng gabi. At currently nasa magazine launch na kami kung saan cover si Devin. Madaming press at madaming fans ang nandito para mapirmahan yung binili nilang magazine. Hindi pa nagsisimula ang launching kaya nandito pa din kami sa backroom. Mabel, Devin called me, kaya napatingin ako sa kanya. Ha? Okay ka lang ba? He asked me. Hindi ko pa alam pero kahit hindi ako okay ay tumango ako. Ang bigat kasi ng loob ko dahil sa mga sinabi sa akin ni manager. Kahit ayokong isipin, pumapasok talaga sa isip ko. At isa pa buong araw hindi mawala sa tabi ni Devin tung si Andrea. Gets ko naman na siyang nag-aayos ng susuotin nito. Pero OA na. Napaka-sweet na niya. Masyado siyang madikit at kahit ayokong masaktan o makaramdam ng selos, nararamdaman ko yun sa tuwing ngingiti si Devin dito. Devin, wait! Pagtawag ni Malandi. Ay, este ni Andrea pala. Nakita ko yung parang kunyaring napatid siya, kaya mabilis na sinalo siya ni Devin. Bumagsak siya sa chest nito. Naistatwa yata ako dahil kahit gusto kong lumapit, ay hindi ko na igalawang pa ako para ako nang magtayo sa babaeng to at bigyan siya ng mag-asawang sampal. Nakita kong naglapitan ng ilang mga staffs, pero mabilis na naalalayan patayo ni Devin si Andrea. Okay ka lang ba, Andy? Tanong niya. Andy? He's calling her like that too? Huminga ako ng malalim para pigilan ang sarili ko. Pakiramdam ko'y sasabog ako. Huwag kang magselos, Mabel. Pigilan mong sarili mong ipapatay ang babaeng haliparot na yan. Mama and Papa, need nyo ba ng katulong dyan? Pwede ko nang ipadala tong Andrea na to dyan. Express delivery pa. Ouch. Medyo masakit lang ang paa ko. Pero okay na ako. Nag-iinarating sagot nito. Why are you running? Is there any problem? Si Devin. I just want to fix your tie. Magulo kasi. Sabi nito at lumapit para ayusin ang damit ng asawa ko. Kaya ang lapit-lapit nila. Hayi! Ang sweet naman ni Devin and Andrea. Bagay kayo. Pangungutya ng ibang staff dito. Oo nga eh. Kung ako sa'yo, Devin, liligawan ko na yan. Andrea, hindi pa ba kayo nitong si Devin?
Akala ko kayo na kasi napaka-sweet nyo lagi. Lagi? Iniipit pa ni Andrea ang buhok niya sa tenga niya at nag-lip bite bago tumingin sa asawa ko. Ano po ba kayo? Huwag nyo naman kaming madaliin ni Devin. Darating din kami dyan. She even giggled, which added more sa mga reason para bigwasan ko siya. Umiling ako. Puro kalokohan pa ang sinasabi ko sa isip ko. Pero sa totoo lang ay parang maiiyak ako habang lumilipas ang segundo na hindi man lang lumalabas yung mga salitang, "Guys, that is impossible. I already have someone I love." Or, "Andrea, stop. Mabel is looking." Kahit ibulong niya lang yun. Kasi ang sakit na. Masakit na talaga. Ayokong magselos pero nakakaselos na talaga. Tumalikod na lang ako dahil baka ibuhol ko yung necktie ni Devin kay Andy. Nagsimula ng magazine launch. At nasa gilid lang ako habang si Andrea ay palapit-lapit kay Devin para punasan ng pawis o mag-abot ng water. Natrabaho ko talaga dahil ako ang PA at asawa. Pero pinapakailaman niya. Hindi na ako nakatiis kaya tumalikod na ako at nakasalubong ko si manager. Do you see it? Sinasabi ko na kasi sa'yo. Huwag kang maging overconfident. She said. Alam mo ba, manager? Try mo mag-love life. Ang bitter mo. Hindi ko alam pero kusang lumabas sa bibig ko yon. I hate you. The feeling is going to be mutual if you continue being like this. Mahal ko si Devin. At kahit na ano pang gawin nyo ni Andy, kami ang magdedesisyon kung maghihiwalay kami. How boastful! Tingnan lang natin yung yabang mo. Ayoko na pong makipagtalo. I still respect you. Aalis na po ako. Pupunta pa po ako sa party ni Ate Rayla. Alam na ni Devin to. Sabi ko at nilagpasan na siya. Hindi ko na lang pinansin kahit pa tinatawag niya ako. Supposed to be ay sabay kaming pupunta ni Devin dahil okay lang yun. Dahil iilan lang naman ang bisita ni Ate Rayla at usually ay mga walang pake kung what is going on with Devin or sa showbiz. Pero dahil pakiramdam ko ay taking time bomb ako, ay umalis na ako. Hindi naman kalayuan ang venue ng party ni Ate sa magazine launching, kaya mabilis akong nakarating doon. Mabel! Pagtawag agad sa akin ni Ate. Mukhang kanina pa din nagsimula ang party niya. Happy birthday, Ate! Bati ko at mabilis siyang niyakap. Akala ko hindi kayo pupunta. I heard may magazine launch si Devin. Nasaan siya? Ate asked and then looked around. Hindi niya kailangan matakot. Nabrief ko naman ang mga tao dito. Nandun pa po siya. Busy kay Andy. Ay mali, sa magazine launch. Susunod na lang siya. Sabi ko. Ganun ba? Tara, kumain ka na. She asked me and led me inside the party. Babe! Napalingon ako sa tumawag nun. Nakita kong palapit si Cyrus kaya napangiti ako. Para namang mawawala ako. Sabi ni Ate at nagpout pa. They really look good together. Lumapit si Cyrus and ipinulupot ang braso kay Ate. Sabi ko na talaga hindi siya bakla. Nagpapanggap lang siya. And laking tuwa ko dahil nagkaayos sila. Mabel, good thing you're here. Kanina pa may humahanap sa'yo. Cyrus said. Ha? Sino? Tita Mabel! Napangiti ako nang makita kong nakangiting Stephen na papalapit sa akin. Paglapit niya ay nag-appear agad kami. Why are you late? Sorry, may pinuntahan lang ako with your Tito Devin. Where is he? I want to see Tito Devin. Excited nitong sabi kaya napakamot ako ng ulo. Ay, wala pa, pero susunod yon. But it's almost bedtime for me. That's bad. I miss to bond with him. Eh ako, hindi mo na-miss? Tanong ko. Well, I think about it. Ah, ganon. Ganon? Sabi ko sa kanya habang kinikiliti siya. Kaya tawa siya ng tawa. Stop, Tita Mabel. Okay, fine. I miss you. Happy? Satisfied. Sabi ko at pinisil ang pisngi niya. Ouch! Sabi niya at hinimas ang pisngi niya. Okay, that's enough, Stephen. Dapat matulog ka na. Cyrus said. But dad... No more buts, Stephen. Kakain din si Tita Mabel mo. Ate Rayla said. Sumimangot si Stephen kaya lumapit ako and pat his head. Huwag ka nang masad. I'll visit you more often. Babawi ako sa'yo. Sabi ko dito. Mabilis naman siyang ngumiti. Promise? Yep. I'll make a mistake, a note of that one.
Kumain ka ng madami, Tita Mabel, so that Tito Devin wouldn't change you for another woman. Sabi nito, he's already doing it. I almost said that. Heist, Mabel, nagsaselos ka lang, nagiging judgmental ka na. Sige na, matulog ka na. Sabi ko dito, he kissed me sa cheek bago kargahin ni Cyrus. Almost 10 p.m. na at halos lahat ata ng pagkain sa party ni ate nakain ko na. Pool party ito. Kaya super nage-enjoy ang mga tao. May 3 pool dito. Isa is yung main pool kung nasaan ang lahat. Meron yung parang jacuzzi at yung personal pool na nasa likod. Walang masyadong tao dito dahil nasa likod to at halos di naabot ang music. Nakalubluban pa ako sa pool habang hawak kong martini. Mabel, nandyan na si Oliver. Sabi sa akin ni ate kaya nagmamadali akong tumayo. Mabilis akong pumunta sa main pool dahil dun malapit ang entrance. Lumabas ako at nakita kong nandun ang kotse ni Devin. At least sumunod siya. Makakapag-usap kami. Pumasok ako ulit pero hindi ko siya makita. Nasaan kaya nagsuot yun? Nung nakita ko si ate, lumapit ako. Ate, si Devin, hindi ko siya makita eh. Tanong ko, sumimangot si ate Rayla. Hindi ko alam dyan sa kapatid ko. Pero bakit bit-bit niya yung Andrea na yun? Sorry, Mabel. Napalunok ako. Sa buong araw nang ang kadikit niya yung babae, pati ba naman dito? Mabilis akong tumalikod at hinanap si Devin. Mabel! Narinig kong tawag nila ate at Cyrus sa akin. Hindi ko talaga sila mahanap. Paikot-ikot ako at halos isa-isahin ko ng mga bisita nila. Sa sobrang inis ko'y bumalik na lang ako sa pool na kinauupuan ko. Hindi ko na nalubugan pa ako at nanatili lang nakatayo doon. Ilang minuto na ako doon nang, Devin, wait up! Napaharap agad ako nang marinig ko ang pangalan niya. At kung sinong tumawag nun? Si Andrea. Tanong ko silang dalawa dito. Magkaharap silang dalawa. Hawak ni Andrea ang mga braso ni Devin. Hindi nila ako napansin. Andy, ano ba? Nagulat ako nang biglang magdikit ang labi nilang dalawa. Kusa yatang nagbagsakan ng mga luha ko. Wait, okay na kami, di ba? Ano to? Naglolokohan ba kami? Joke lang ba lahat sa kanya? Hindi ko napansin ang pag-atras ko. Kaya laking gulat ko nang bumagsak ako sa tubig. And did I mention that I don't know how to swim? Masyadong madilim yung pool kaya kahit I tried to jump para makaahon at makahinga ako, ay hindi ako umaabot. Kaya ba to nasa likod kasi malalim to? Nauubusan ako ng hininga. May nakakita ba sa akin? May magliligtas ba sa akin? Wala siguro. Masyado silang busy sa isa't isa. When I tried to kill myself, I didn't die. Ito na ba ang end ko? Ending ko na lang, masakit pa din. Nararamdaman kong pagkaubos ng hininga ko, nangihina din ako. Am I dying nang hindi nasasakal ang babaeng yun? Andreas, POV. Ate, nasan si Mabel? Nagulat ako nang hanapin ni Devin sa well-known ate niya na si Rayla, yung buwisit na PA na yun. Ay, wait lang. Alam ko nasaan siya. Pero why are you with her? Tanong nito. I kind of felt awkward sa tanong niya. Parang may sound ng pagka-irritable. Ah, she said that her foot hurts. Along the way ang bahay niya dito, may driver ka ba na available dyan? Ipapahatid ko na lang siya. Devin said. Hindi ko napigilan ng sumimangot. Kaya nga ako nagpanggap na natapilok at masakit ang paa para masolo siya sa kondo ko. And now ipapahatid niya lang ako? Sure, meron. Teka, hahanapin ko lang muna si Mabel. Rayla said, at iniwan na kami. Dito ka muna, Andy. Sunod lang ako kay ate. Sabi niya, lumakad na siya kaya binilisan ko ang pagsunod sa kanya while faking na masakit ang paa ko. Devin, wait up! Pagtawag ko sa kanya, huminto siya kaya hinarap ko siya at hinawakan siya sa braso. Andy, ano ba? Tanong niya. Medyo irritable na din siya for unknown reason. Matagal ko nang mahal si Devin. Nasa college pa lang kami sa US. Gusto ko na siya. Pero hindi naman siya umaamin kung gusto niya ako. Kaya ako nang magpa-first move. Lumapit ako sa kanya at mabilis siyang hinalikan. I heard a splash of water pero hindi ko binitiwan ang labi ni Devin. Kaya hindi siya nakalingon. Nagulat ako nang marahas niya akong itulak. What was that, Andy? Sigaw niya sa akin. Devin, ano pa ba? Kung ayaw mong maunang mag-confess sa akin, ako nang mauuna. Mahal kita, Devin. Don't joke around. Seryoso niyang sabi sa akin. Totoo to, mahal kita.
Mahal na mahal kita since college pa lang. I tried to touch him pero mabilis siyang umiwas. Devin, don't you feel the same way too? Panahon na para maging masaya tayo together. No. I was shocked by what he answered. What? We're better off as friends. No, not even friends. Hindi pwede. Paanong hindi pwede? Napataas na ang boses ko at parang maiiyak na ako. I need someone else. Anong someone else? Pwede namang ako yun. Hindi, Andy. That someone is the only person that completes me. Siya lang. Mabel! OMG! Devin! Si Mabel! Napatingin ako nang sumigaw si Rayla at mas nagulat ako nang mabilis na nawala sa tabi ko si Devin. Nakita kong pagkaripas niya ng takbo. Hinubad niya ang coat niya at mabilis na tumalon sa pool. Ilang sandali pa'y umahon siya at bit-bit ang nakapikit na si Mabel. Mabel! Tawag ni Rayla. Inalalayan nilang maiahon ito. Hindi ko alam pero nawiwirduhan ako sa inakto ng ate ni Devin. PA lang si Mabel. Pero bakit parang close na close sila? Mabel, wake up! Tinapik-tapik ni Devin si Mabel. Nakaramdam ako ng sakit nang makita ko yung takot at sobrang pag-aalala sa mukha niya. I've never seen this side of Devin. He's always cold. Ngumingiti siya sa akin. Pero ramdam kong hindi genuine yon. And ang makita tong reaksyon na to is something new. Nagsimula na siyang ipop ang chest ni Mabel. At binibigyan niya ng mouth-to-mouth resuscitation na hindi nagpakali sa akin. Ba't ganon? Gusto kong palayuin si Devin. Bakit nagdidikit ang labi nilang dalawa? Mabel, wake up! Please, baby, don't do this! Devin said in between while he's trying to save that witch. Did he just call her baby? Maya-maya pa'y nagsimulang umubot magluwa ng tubig si Mabel na sana hindi niya ginawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong masaya ako na dumilat siya dahil nung magising si Mabel. Nakita ko yung sobrang relief sa mukha ni Devin. Mabilis niyang inangat ito at niyakap. Don't ever do that. I thought I really lost you. Sabi pa ni Devin. Binalot niya yung coat niya kay Mabel na hindi pa nagsasalita ngayon. Niyakap ulit ito ni Devin. I even saw the small kiss that he planted on her head. All my life, I was dying to have that and now, ginagawa niya sa ibang babae yun. Hindi niya nagawa sa akin yun. At hindi niya magagawa kahit kailanman sa akin. Dahil I am not the woman that he said he needed in his life. Hindi ako, kundi si Mabel. Siya yung babaeng mahal niya talaga.